Ang lahi nito, kuya. Akala ko ay pangkasal lang itong mga ganitong kulay. Ang lupit pala ng lahi ng mga ito, tumatapos hanggang sa Tacloban. Panoorin ninyo ang episode na ito kung saan dinalaw natin o pinasyalan natin ang isa sa mga veterans na lodi natin na malapit dito sa amin. Subaybayan ninyo, mga lodi. Welcome to Ugly Birds Channel. Please don't forget to subscribe, guys. Enjoy the watch. Magandang araw sa inyo, mga lodi. Pinasyalan natin kahapon ang isa sa mga lodi natin na veteran sa Panshir. Huh? Na napakabait at napakababa ng loob. Uh-oh. Ang tinutukoy natin ang isa sa mga coordinator ng WPFC ay si Boss Martin Hofilinia Jr. This is not a dream. Siya ang veteran Panshir na lodi natin dito sa Sabarte Station ng WPFC. Kumuha na rin tayo ng isang set na MacArthur ring sa kanya at isang set na pang south ng WPFC. Mukhang ready na ang lodi natin sapagkat halos lahat ng mga nakita namin ay nagpakakasana yung mga stockbird niya. Ang dami ng YB niya at napakaganda pa, mga lodi. Iba-iba ang sukat o ang laki ng kada ibon niya. Ang napansin ko ng gusto ay yung mga puti na napakalalaki. Sa isang master sa PHA niya, nakuha ang lahi niyon. Kaya hindi pala basta-basta ang lahi noon at akala ko ay pangkasa lang siya. Biniro pa nga natin ang lodi natin kung nag-out siya o kung pwede ako magpasingsing sa kanya. Nagulat ako sa sagot niya, mga lodi, hindi siya nagbebenta ng ibon o ng YB. Namimigay lang siya. Pero ang sabi ko sa kanya, binili mo yan pagkatapos ay hindi mo ibebenta ang lahi. Pero kung ipipilit niya na bigyan tayo, kahit na ipilit niya, hindi natin tatanggapin niyo, mga lodi. Kinakailangan ay mayroong kapalit yun na panggastos sa mga alaga niyang ibon. Dahil alam naman natin kung gaano kagastos ang pag-aalaga, lalo na pagka mayroong kang young bird. Huh? Hindi biro ang gastusin kapag ka na nagbibreed ka ng mga panlaban mo. What? Lalo na ang mga ibon niya ay subok na at natumitira. Nasusubaybayan ko ang mga race record nito noong North Derby Race at nitong SDR. The next day. Dito naman tayo sa dampan ng ating mga ugly birds. Hinaluan natin ng garlic oil at power yeast ang mga patukan na yan para sa kanila at tinimplahan din natin sila ng tsaa. Hindi tsaa yun, mga lodi, joke lang yun. Tolume probiotics yun. Ito yung mga young bird natin na binuhay ng nag-iisang ina. Inabandon na sila ng kanilang mga tatay. Ngayon lang ako nakakita na bumuhay ng dalawang sisiw ay isang magulang lang, yung babae lang. Kaya araw-araw ay may supplement o may halo ang mga patukan nila. Kung hindi power yeast ay super breeder. Ganun din para sa ating mga young bird kasi yun. Para ma-boost ang kanilang mga immune system. Araw-araw din, mga lodi, ay sinusubukan natin itong apat na young bird natin ng victory pills at ng iba-iba, salit-salit lang yung multivitamins at yung calcium para tumigas ang mga buto nila. Naging effective naman sa atin yung sistemang yan dahil sa malayo ang narating ng mga ugly birds natin. Muntik pa nga mag-lap champion, pang-apat ng palasa, mga lodi. Kita agad ang kulay ng dalawang ibon nito. Yung isa ay puti at yung isa naman ay velvet. Nag-throwback ang kulay ng mga yan sa mga lolo at lola nila. Apo kasi yan, nung mga sitter natin, napakagaling na sitter. Kaya napatunayan din yan nung magulang nila, nung nanay nila. Dahil nag-iisa lang na binuhay sila. Bigla na namang dumami ang ating mga ugly birds, mga lodi. Pero yung dalawang barako dyan, yan yung batik at yung isa na yan yung velvet na white feather ay inihiwalay natin sila dahil matatapang yung mga yan. Binabara ko yung balo na nagsusubo ng mga young bird kaya inihiwalay ko muna sila. At home na yung apat na bagong salta dito sa flyer slope natin. Menos bugbog sila, mga lodi, dahil ginamitan natin ng konting utak. At ito namang dalawa, marunong nang uminom, o lahat pala sila marunong nang uminom sa
drinker nila. Hindi na kailangan padidiin pa, mga lodi. The next step. Ayaw pang mag-explode nitong mga young bird natin. Ayaw pa nilang umakyat dun sa flypen nila. Mukhang mga takot pa sila, mga lodi. Pero itong isa mukhang nagtatangka na. Dumudungaw-dungaw na. Bata pa talaga ang mga iyan. Ito naman si Boy Salpok. Mukhang natutuyo na yung mga bulutong niya sa ilong at sa tuka niya. Yung sa tuka niya, medyo kinabahan tayo doon dahil akala ko lalaki, delikado yung mga lodi dahil nakakaputol ng tuka yun. Kung sakasakali na mag-resume ang North Derby Race, ay isasabak natin niya at sana magaling na siya sa pagkakataon yun. Ito pala yung ibon na nagsubo dito sa dalawang inakay na ito. Hen yan, mga lodi. Napakagaling nung ibon na yan. Dinadagdagan lang natin siya ng pagkain para huwag mabitin yung mga anak niya. At sana huwag siyang magsawa. Buhayin niya hanggang sa mabubuhay na talaga dahil baka ipasa niya sa atin ang pananagutan, tayo pa magsubo din sa dalawa na yan. Hindi rin natin masasabi kung display lang yung mga yan dahil nakatapos hanggang Quezon yung kuya nila na nawala sa bandang Quezon. Pero pagkakamali natin yung mga lodi dahil may sakit yun nung iniload natin. Eto, nagulat ako, mga lods. Nag-hatch na rin yung Maya. Kaya ang daming young bird dito sa lugar ko, mga lodi. Marunong nang pumasok sa trapdoor natin yung mga young bird na yan at hindi na rin nabubuli nung mga may edad na dahil nagliliparan na silang totoo. Pwede nang pumitik yan pagka nakawala yung mga yan. Delikado na, mga lodi. Later. Habang bata pa sila, tinuturuan na natin sila ng disiplina. Binabad natin sila mula umaga hanggang hapon dun sa taas. Nakasarado naman yung landing board pero hindi sila makakapasok dahil sarado yung ating trapdoor. Kaya sa hapon at gutom na rin sila at uhaw, ayan ang pantuksukol sa kanila. Yung patuka at yung tubig para magsipasok agad. At kapag pumasok na sila, saka ko naman pawawalan yung mga plier natin. Dahil para ma-exercise naman yung mga yun. Ang nakakatakot lang, mga lods, ay pagka binuksan natin yung trapdoor at sumabay pumitik yung mga young bird natin. Ilang beses nang nangyari sa atin yun. Sa dami ng ibon natin, mukhang mabilis mauubos tong patuka natin. Kaya itong mga haters natin, nagulat sila nang biglang dumami, namangha sila. Dumami agad yung mga ibon natin. Dito ko natatapusin ang video ito at shoutout nga pala kay Sir Martin Ovelina Jr. sa napakabait na coordinator ng WPFC sa Sabarte at kay Chef Berhel na sinamahan ako. At salamat din sa inyo, mga lodi. Bye!